Okay, welcome again sa ating topic on outbred. Now, tapos na tayo sa 2D, mag-switch na tayo sa 3D. Ano? So 3D, ibig sabihin, three-dimensional. Ano? So 2D, two-dimensional lang. So nakikita natin dito sa X and Y, that is 2D. Ano? So ibig sabihin, X and Y view lang, no? So parang top view lang, no? You know, parang nakatop view lang siya, no? So two-dimensional. Now, mag-switch na tayo sa 3D, ano? 3D AutoCAD, no? So dito, ang 3D ginagamit sa paggawa ng perspective ng drawing natin. Halimbawa, yung floor plan natin, ano? So ipapatay na natin siya, no? Lagyan natin ng wall yung bahay natin. So, drawing natin yung kanyang column, windows, yung roofing. As 3D, ano? So makita natin yung parang final output na yung drawing natin, yung perspective niya. So makikita natin, ano? Makikita natin sa mga project, lalo sa government, ganon sa private companies. Makita natin yung exactong realistic drawing or output ng project, ano? Yung floor plan, ano? So okay. So from 2D, ano, mag-switch na tayo into 3D, ano. So itong working area natin, si-switch natin siya into 3D. So ito, workspace switching nito sa parang gear dito sa gilid, no. So dito, ano. Yan. So yan, i-click lang natin yung arrow na maliit. Yan ang tagal. So from drafting and annotation, diretso na tayo sa 3D modeling. Wala natin gamitin yung 3D basic. Pares lang naman yung laman. So, dito na tayo. And okay. So, first, bago tayo mag-drawing, dito muna tayo sa visual, ano? Sa view controls. So, dito, naka-top view tayo. Nung nag-drawing tayo ng sa basic exercises natin, sa first exercises natin. So, naka-top. Now, mamimili tayo, no? So, ang gagawin natin is southwest isometric. So, southwest. So, yan. Kiklik natin southwest. Ibig sabihin, ito yung front. Pag nag-drawing tayo ng bahay na, dapat ito yung front. Dito, makita natin dito sa, ano to? Sa view. No, dito, sa WCS control niya. Ito, yung view cube setting niya. So, dapat naka-check yung parallel. So, dito, sa southwest, southwest isometric, ang makita natin is yung front, yung left side view, saka yung top view. Pwede naman nito, southeast, kung ito yung gusto mo yung front ng drawing mo is dito, so gagamit ka ng southwest isometric. Ano? Right side, so o top. Depende niya sa'yo. Ano? Okay? So ako, yung ginawin natin noong sa exercise natin, so ang front view niya is dito, ano? Ito yung pinto natin, so southwest yun, ano? Yan. So yan. Now, so yan na, ano? Okay. And then, sa pag-drawing, dapat yung UCS na icon natin, pag nag-drawing tayo, UCS icon. UCS icon muna. Yan. Nasa origin muna. O kaya no origin muna. Ayan. Okay. Tagail muna natin yung UCS natin. Yung user coordinate system. Okay. Dito. Dapat lagi natin kinokontrol to yung X, Y, Z. Ano? So naka 3 dimensional tayo. No? So X, Y, and Z. Ibig sabihin, itong X and Y dapat nakahiga. Ano? Kung mag-drawing tayo ng nakahiga, nakahiga na drawing, example, mag-drawing ako ng ito, rectangle. Okay? So, yan. So, D, enter. So, yung length is, sabi natin, 2,000, enter. Tapos yung width is 1,000, enter. So, yan, ano. Ayan yung length, yun yung length niya, ano. Okay? So, dito sa drawing natin, this is our front, this is our left side, this is our top view, ano, top
left, front, and left. Okay. So makikita natin, pag nag-drawing tayo, yung X and Y, pag yun ang naka-orient yung X and Y natin na nakahiga and yung Z natin is naka-vertical, so ito yung tsura ng drawing natin. Nakahiga din. Now, papalitan natin yung orientation ng UCS natin. Ito. So dapat nakorto tayo palagi, ano? Orto mode. Yan. Paano kung ganun yung drawing natin? Anong magiging tsura ng drawing natin? So ito, no? So yung X and Y natin, nakaharap siya doon. So ibig sabihin, yung drawing natin, nakaharap din doon. O, diba? Yan. Okay? Kaya lang, disorient yung ating one. So dapat naka-orto mode, ano? Bago natin naka-on yung orto natin, bago natin ano, ibahin, ano, change the orientation, yung orientation ng ating UCS. Okay. So dapat naka-on, ano, okay? Yan. Para sumusunod dyan. Oh, sumusunod siya, oh, di ba? You know? So, nag-drawing ako ng rectangle. Anong kayong tsura? So, yun ano. So, D, enter, 2,000 yung length, enter, 1,000 yung width. Yan, no? Ganyan yung tsura. Okay. Ano naman yung tsura pag ganito? So, pag nag-drawing ka ng, ano ba yan? Ng object dito na naka yun know, di ba? Along with the z-axis, ito, ito na yung tsura. Eh kung gusto naman mag-drawing pa ganun, yung nakaharap siya dito, yung drawing natin. So yung z-axis natin, ibahin din natin, ganun. Yung orientation niya, ano. Ayan, okay? Ibahin din natin. So, ano magiging tsura? Ganun din, ano. Depende, ano, yan. O, di ba? Depende. Yan, ano pa? Pag ganun, yan, pag ganun naman, pares lang, ano, makaharap siya doon. So, ibig sabihin, left, front, yung bottom naman doon. Okay? Ayan, oh. Di ba? Parehas lang. Okay? Ganun lang. Ano, laging titignan yung orientation ng Z, ano, Z-axis natin. So, balik lang natin sa southwest. Okay, tapos yung Z natin, balik natin sa top. Yan. Okay. Teka, malayo yung UCS. Dapat yung UCS na icon natin nasa origin siya. Okay. Now, ang next na ituturo ko is ano to? Ito yung mga to. Gamit ng mga to. So, ang palagi kong ginagamit sa pag-drawing ng sa 3D ko is extrude and press pull. Okay? Ayan. So, extrude creates a 3D solid or surface by extruding a 2D or 3D curve. Meron naman dito mga shortcut, you know, box, cylinder, cone, pero isa-isa lang natin na to muna, box. Ito yung pinaka-shortcut sa pag-drawing ng box. So, yun. Ano yung shortcut ng box? Mga B o X, ano? Yun, no? Okay? So, sabi niya, ganyan. Specify other corner. Yan. Tapos, height. Ano yung height niya? Okay. Ano na lang? Length na lang. Length. Cube. Ibig sabihin ng cube, pare-parehas yung length. Ano? Okay? Sabihin natin 1,000. Enter. Tapos yung height is 1,000 din. Enter. Wala na. 2 point lang, ano. So, yung properties niya pwedeng palitan. Hindi natin nailagay yan. Saan na dito? Length, width is 1,000. Na. Ayan, tagal. Nagahang na. Okay. So dito is 1,000. Palitan natin yung properties niya. 1,000.
Ayun, nagpakita dun sa command kanina. Ayan, yan yung cube. Yun yung pinaka, ano, pinaka shortcut ng cube. So, yan. So, dito, naka 2D wireframe. Ibig sabihin ng 2D wireframe, wire lang. Parang wire, thin wire lang yung nakita natin. Pero pagpalitan mo yung kanya, yung visual style. So, hidden. Ibig sabihin ng hidden, ayan, mag-hide yung mga lines dun sa likod. Kaya hidden eh, diba? Likod. Kung ano, ito yung realistic. Ano? Yung realistic, ibig sabihin, ano yung real? Ano yung real na itsura ng cube? Yun, yung kulay. Pwede mong palitan ito ng kulay. Ano? Yung materials niya. Ano? Mamaya, ituturo ko yun. Okay? So, balik ulit tayo sa 2D. Ito naman pinakamadali ano, sa paggawa ng cube. Okay? So, extrude. Ay, gawa muna tayo. No, sorry, sorry. Gawa muna tayo ng floor plan. Yan. So, D, enter, 1,000, enter, 1,000, enter. Okay, ito yung gamit ng extrude. So, gawin mo muna yung object. And then, ayun, mag-comment ka ng extrude or EXT. EXT. Yan, enter. So, select object, sabi niya. Enter. Okay, enter. Yan. And then, sabihin, ano, tatanungin ka ulit na command line. Ano yung height? Diba? Cube na eh. So, 1,000 ulit. Enter. Yan. Diba? Press na parehas. Eh, paano pag circle? Circle naman. Katabi lang siya yung top. So, diba? Ang paggawa ng perspective, yung sa 3D, sa perspective, unahin muna natin yung floor plan, yung top view. Ano? So, circle, sabi natin diameter niya is 1,000. D, enter. 1,000. Enter. So, extrude mo siya. So, select object. 1 found. Enter. So, height. Ano yung height niya? So, 1,000. Enter. So, yan yung tsura. Ano? Pangit naman tingnan. Ano yung tsura kaya pag realistic? Ayan, naging cube siya, ano. Okay. E, paano naman pag-drawing ako ng side? Pa-side, ano. Ayan. Check mo Z pa rin. Z. Check mo yung Z. Ayan. Orientation ng Z, ganyan. Okay. O, sabi na natin, circle ulit. Circle. Ayan. So, D, enter, 1,000. Enter. Ayan. So, extrude. So, select object, enter. So, 1,000, enter. Okay. So, yun, ganun o. Pag mag-drawing ka ng line, ay ng object, okay ka. Just palaging itong orientation nito, palaging mo siyang i-change sa direction na gusto mo. Okay, yung lang, lalo yung Z, ano. Yung Z naman, palagi yung Z. Ganyan. Diba? Yung Z. So, diameter, enter, 1,000, enter. Okay, tapos extrude. Ayan, enter, 1,000, enter. So, palagi, ano, yun ang gamit ng extrude. Okay? Now, okay, so erase na natin ito lahat na. Erase, 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 erase. Pwede ba natin i-extrude yung line? Of course, line, you know. Ayan. So, 1,000. Sabi mo, 1,000. Tapos, extrude. Select object. Ano kayang tsura? So, 1,000. Enter. So, i-drag mo yung mouse o yung cursor mo ay yung crosshair. Pag ano, kung saan mo gustong mag-extrude, pag ano ba siya? Pa left, pa side. Okay, diba? Pwede naman dito, ano? Yan ba? Yan, ganyan. So, 1,000 yung length. Yan. So, extrude natin. Pwede ba? Yes, of course. Enter. Yan. 1,000. Enter. Now,
hindi mo pwedeng extrude itong line pa ano pa ganun. No, pa ano ba? Pa right ano pa ganun no. Pa right or pa ganito. Horizontally hindi mo siya pwedeng i-extrude horizontally kasi yung Z mo is naka-vertical. Ano, susundan niya yung letter Z. Yung Z axis, no. Yan, yun ang itsura ng line pag nag-extrude ka, no. Okay? Tiken, ano ba naman ang itsura ang gamit ng tiken? Ito naman, pakapalin natin 'to kasi top ang tabyo nito. Tingnan natin yung tabyo niya. Single line lang siya, di ba? Pero pag pinakapal mo 'yan, kakapal siya. Okay? So, back to southwest. Yan. Yan ang itsura ng line pag naka-2D siya. As we go on, tuturo ko lahat yun. So, dito. Ano, dito muna tayo sa modeling. Okay? So, yung box, ito kasi mga primitive tools ang tag dito. Primitive. Ibig sabihin, yung mga sinaunang shape, mga cylinder, cone, sphere. So, ito, pag ginawa mo ito, pag nag-command ka dito, babasahin mo lang yung command kung ano yung hinahanap niya. No? Okay? So, pero para sa akin, ang ginagamit ko sa pag-drawing ng cone, ganun, sphere, so extrude ako. Pero pag sphere na siguro sa akin, ito na lang. No? So, sphere, sabi niya, specify center point. So, dito lang. Okay? So, ano yung R? Diameter natin is, sabi natin, D, 1,000. Automatic. Drawing siya ng sphere. So, yun ang pangyayang tura. Ano? Pero pag tingnan mo yung realistic din niya. So, yan. So, nagiging bilog siya. No? Yan, no? Pwedeng shaded. Okay. Now, papakita ko na kung anong itsura ng ano ng gamit nito pag iniba mo yung kanyang material. Halimbawa, gusto mo lagyan nito ng gawing semento. So dito lang, punta ka sa view, material browser, mamimili ka lang kung gusto mo ng tiles, yan o, tutok mo lang yan, piliin mo lang ito, using mouse, jigs, select mo lang siya, di ba? So escape, so punta, naka-shaded kasi siya, punta ka sa realistic. Yan, yan yung realistic din niya, ano ba? Ganda-ganda, no? Tiles na tiles yung tsura niya. O, pwede mong palitan ito. And, ganyan na yung tsura ng drawing mo pag yung ginamit mong laptop is maganda rin. O, di ba? Ang ganda ng tiles na parang real, ano, realistic niya. So, palitan natin ng kulay. O, di ba? Ganda, ano? So, that's it. Yun ang realistic view. Ano? So, punta ka lang sa view, material browser, magpapakita lahat ng view. Yun, o, tiles. Oh, di ba? Ganun. Mas exciting ang ano ang pagdrawing ng 3D kaysa yung 2D. Yung 2D na boring ka. Pero dito nakaka-excite. Makagagawa ka ng mga iba't ibang figure. As we go on, magdrawing ako ng iba't ibang figure. Now, punta naman tayo sa ibang yung festival naman. Yung ibang drawing kasi, nilalagyan ng mga butas-butas. Ano yung bawa? Bubutasan ko ito. Ano kaya gagamitin kong command? So, ang press pull, pag may mga space na sa, ano, space, sa gitna ng object natin sa drawing natin. Okay, so, D ulit. Enter. 1,000. Enter. Yun na. So, 1,000. Ulit. No. So, ulit. So, dimension, enter, length is 1,000, enter, 1,000, enter. Okay. So, gamitin naman natin yung press pull. Ano bang press pull? So, presses or pulls bounded areas. Ibig sabihin, yung area lang. Halimbawa, ito, dalawang object ito, mamaya, makikita natin. So, ito, pag press pull ko ito, anong itsura? Itsura nito. Press pull.
So, specify high, parang extrude din lang siya. O, di ba? Parehas lang sila sa extrude ng press pull. Pero pag nilagyan mo na ng ibang drawing sa gitna, bubutasan niya yun. So, ito yung ang press pull, ginagamit siya para butasan yung isang check. Para sa akin na, para sa akin. So, yung tura. Okay? Yan. Now, mabalik natin. Undo lang natin. Undo. Okay. Now, lalagyan ko siya ng circle sa gitna. Lalagyan natin ang guide. Tapos, circle. So, sabi na natin 500. Yung diameter is 500. Okay. O, tanggalin ko lang ito. Now, bubutasan natin. Extrude natin ito into 1,000. Bounded. So, ibig sabihin, yan. So, ito. Ibig sabihin, dito lang natin sa gitna nila. So, between square and circle natin, ito tutok yung ating selection tool, ano, itong circle. Ay, itong squares. Yan. Click natin. Okay. Bubutasan yan. So, 1,000. Okay. So, pag tignan mo yung realistic view niya, butas siya. Di ba? Meron lang gamit, ano? O, di ba? Butas. Okay. Pag ano natin yung view niya, i-rotate natin. Okay. Now, pag sa paggawa ng wall, ganun. No? Halimbawa, gagamit yung wall natin. Sample yan yung wall natin. I-offset natin ito. 25 inches and 100. Pwede bang ma-offset yan? Ay, pwede bang ma-press pull yan? No. Yan. Kasi hindi siya connect, hindi siya enclosed, ano, so open siya, dapat enclosed natin. Okay. Pwede na bang i-press pull yan? Halimbawa, example yan yung wall natin. Pwede na ba siyang i-press pull? Ayo, pare ano. So dapat i-join natin ito. So, dapat naka-join siya na yun. So, dapat join. So, J, enter. Yan. Kaya na ba itong i-press pull? Of course. Yan. Katas natin. So, sabi na natin 3 meter yung wall natin. Yan. Yan yung wall natin. So, gano'n, ano. Hindi mo pwedeng i-press pull yung meron siyang gap or hindi siya naka-join. So, dapat solid siya, ano, solid line. Ano. Limawa, ito ulit. Yan. Tapos, nag-drawing tayo dito ng line. Yan. Pwede kaya itong i-mawa. Yan. Pwede kayang i-press pull ito. Limawa, i-join natin ito. Join. So, join. Join, enter. Ayaw, ano? Ayaw mag-join kasi open space. Now, ipa-press pull natin ito. Yun lang. Yun lang line na yun. Ano? Hindi siya kasali yung isa. So, sabi natin 1,000. Enter. So, makikita natin. Ganun lang siya. No? Yung line lang. O, yun pala. O, pababa pala yung line na isa. Kaya pala hindi tayo mag-join. So, yan nga, kaya para kung medyo naduduling tayo, mahirap mag-drawing. Pababa pala yun. Ano? Hindi ko siya na-connect. So, dapat naka-X and Y siya.
Yan. Paano kung ganyan? Pwede bang i-join yan? O, diba? Na-join natin to. Join. So, J. Enter. So, J. Enter. Ayaw, ano? Ayaw mag-join. Why? Ay, sobra pala. Pababa siya, ano? Nakapababa yung drawing. Sample. Ayan. Pababa siya, ano? Pababa kasi yung isang drawing natin, ano? Diba? 3D is ano, ano ba yan? Nakakalito siya. Lalo na pag hindi mo alam yung ginagawa mo sa drawing mo. Okay. Ito, pwede ba itong i-press pull or extrude? Extrude natin. Enter. Yun din lang. Ano? Dapat naka-join palagi. Okay. Ano pa? Ano ba yung mga command natin na ginagamit? Yun. Ano yung extrude naman? Sweep. Limbawa, gagawa ako ng again, spring. Okay. Drawing ako ng spring. Helix muna ako. Helix. Helix. So sa radius niya is sabihin na natin 200, enter. So sa upper radius is enter 200 naman. Tapos height, yung helix height is sabihin na natin 2000, yung spring natin. Ayan. So dito, pangit na naman tignan. Kunin na natin yung kanyang properties. Ibayin lang natin para makita. Ito yung sweep. Ang gagawin ng sweep, susundan niya yung path. Ibig sabihin yung path ito, dito siya dadaan yung object. Dito, sabihin na natin 20 turns. Nagahang na. Now, yun, dito muna. Okay, nasaan niya yung number of turns? Tatlo lang, di ba? 1, 2, 3. So, sabi ko kanina, ito palitan natin ito na, sabi natin 20 turns para magmukhang spring. Okay, that's it, ano? So, dito, gagawin natin sweep, ano, i-sweep natin. So dito, nakaganon yung kanyang endpoint. So yung Z, pagano din, ano, ganyan. Tapos gagawa tayo ng circle. Sabi na natin D is 20, ano. So dapat dito, pag gumawa tayo ng ganito, realistic, ano. So ito, ang command natin dito is sweep or extrude, pwede rin, ano. So yung move natin ito, dito, papakita ko lang guys yung iba't ibang command na magagamit natin sa paggawa ng machine, gano'n. Pero sa paggawa ng 3D. Okay. So dito, sweep. So, extrude muna. Extrude. Select object. Enter. So dito, makita natin, mayroon siyang pagbibilang direction, path, taper, angle, expression. So, P, ano, path. So P, mag-command ka ng P, enter, select extrusion path, ito. Yan, select natin, automatic na yan, i-unten lang natin. Susundan nyo yan. Oh, okay, di ba? Naging spring na siya. Ano ang paggawa ng spring, ano? Okay, yan ang sweep. Ay, ano, extrude with path, ano? Susundan nyo yung path. Yung sweep, ganun din. Ganun na yung itsura ng sweep. Ano? So, undo ko lang ito. Undo. Ayan. So, undo ko lang. Okay. Sweep naman. So, ito. Tata. Ay, iba wala.
So magkaroon lang tayo ng SWEET, SW yan, SWEET. Word pala yun. Walang shortcut. Ano. Enter. So, select object sa sweep. Yan. One found. Enter mo lang. Select path. Ito. Path. Saan siya dadaan? Hintayin mo lang. Yan. Ang hirap kasi marami. Ano. Okay. Ganun na ang sweep. O ano pa. Mayroon pang mga command yan. Meron pang revolve. Meron pang ano ba yan? Yan. Okay na. So, ganun na. So, yun ang gagawin natin. Ano. Gagawa ka ng path kung saan dadaan yung object mo. Tapos, isusweep mo siya. Okay? Diba, yung paggawa ng twisted metal. Madali, maganda rin yun. Ano? Halimbawa, ito pa. Z... So, pag nag-drawing tayo, guys, pag ganito yung tsura ng drawing natin, yung Z lang susundan mo, ano, huwag kang pupunta dun sa Y dito. Huwag kang pupunta sa X. Pwede rin. Pwede ka rin pupunta sa X-axis. Pero yung drawing mo, pag ganun na siya. Pwede ka rin gagawa sa pupunta sa X, X-axis pag ganito naman. Ano ba? So, this is Z. This is Y-axis. This is X-axis. Now, gagawa tayo na, so dapat ito, i-join natin ito. Join. Yan. So join natin muna. Pero yung gagamitin ng time path, yung gagawin natin yung object. Halimbawa, ito. No, sorry. So yung Z, out pa ganun. Disorient yung time. Ay na disorient yung ating home no. So andun lang natin. Diba? So ito dapat out dapat na korto tayo. Noon. Okay. Oh, yan. So D enter sabi natin 100 enter by 100 enter. So ito isusundan natin 'yon ano. So dapat nakagitna siya, okay? Move lang natin. Move. Yeah. Yung gamit na sweep. Okay. Ayan. So sweep. SWEP. Select object or extrude. Pwede rin yung extrude. Ayan. O diba? Nagiging square siya, di ba? Parang twisted metal. So, pwede tayo mag-design dito ng design ng mga gates. Or ano ba? Flower base. Ano ba? Yung extrude naman, pwede naman. Extrude. Select object. Enter. One found. Select path. Select path. P. Enter. Select. O, di ba? Mas mabilis siyang mag-sweep pag mas maliit lang yung... mas mababa yung path niya. Ano pa? So ano ko lang. Pares din lang ba yung kwan? Pares din lang ba yung press pull? Parehas. Okay? Press pull. Select object. Enter. Ano. Hindi siya pwede. Wala siyang path. Press pull. Select object. Height lang. Wala siyang ano. Height lang. Okay? So hindi siya pwede. So ang pwede lang dito is sweep lang and extrude. Now, balikin na lang natin yung extrude ulit saka press pull. Erase ko lang ito ulit. Yan. Okay. Naghang na naman. Okay. Okay. Gagamitin naman natin yung extrudes so yung press pull sa pagbutas ano. Butas-butasan natin yung ating figure. Okay? So
So yung kung orientation ng x and y z ko, dapat nakakaroon siya. So yung UCS ko dapat sa gilid pa rin. Gilid muna. Nasa origin kasi siya. Pag naka-on kasi yung origin, sumasama siya palagi doon sa object na sa drawing natin. So dapat na origin. No origin yung kuha natin, yung UCS natin para nandun lang sa gilid. Kasi medyo sagabi ng pag-drawing. So D, enter, 1,000, enter, 1,000, enter. Okay. So extrude ko lang siya or press pull. Depende sa'yo. Nagkahangin laptop. Okay. Press pull, select object. So 1,000. Enter. Okay. Now, paano kung gusto kong butasan dito sa gilid? Ayan, okay? So, yung X, dito sa side na to, yung Z, i-orient natin ganun-ganun. May dalawang paraan. Ito muna, i-orient natin yung Z. So, para makita natin yung gitna, pwede natin hidden muna or i-release to the wireframe. Depende sa'yo kung saan ka nalilito. Okay? And then, yung guide. Of course, center siya. So, butasan natin siya ng anong gusto mo? Square diameter. Eh, circle. Circle muna. So, half. Sabi natin half lang. So, D. Enter. 500. Enter. So, iti-trim ko siya. Trim. Enter. Trim. Enter. Enter. Enter pa. Ayaw. Ayaw mag-trim. Ganyan lang. Okay. Ako, gusto kong butasan lang siya ng kalahati. So, ito lang. Okay. So, ang gagamitin ko is press pull. Ano? Pagbubutasan mo siya. Yun lang. Kung saan yung bounded area lang, itong halahati lang. Pag nag-highlight na yan, ipress mo lang yung mouse mo, pag ganun, palikod. Automatic na yan. Magbubutas. Tingnan natin. O, di ba? Pero, pag ang ginamit mo is subtract. Pwede rin gamitin yung kwan. Pwede rin gamitin yung extrude, pero magsusubtract ka pa naman. Magsusubtract ka pa. So, extrude. Yan. Hindi na pwede, no? You know. Wala, hindi pwede. Kasi hindi siya bounded areas. Press pull lang talaga pwede. Okay? Itong press pull kasi automatic, kahit mahaba ng ganun, automatic siyang automatic na siyang magka-cut. Dito naman sa kabila. Sasabihin natin. Dito naman, highlight natin yung side. Automatic niyan. Yung XYZ natin. Kahit hindi mo yung orient XYZ natin, pag hinahilight mo dito sa side, dito siya mag-drawing automatic. And dito siya mag-drawing. Basta tinitignan natin palaging drawing natin kung nakalapat siya dito sa side, no? Okay? So, yun. Mag-drawing ulit ako ng circle. Yun, no? Dapat naka-blue yung side na to. Ibig sabihin dito sa blue na to, dito sa side na to, mag-drawing, ano? Dapat naka-highlight sa side na to. Ayan. So, D, enter, 500. Now, nagamitin ko siya ng yan. Kung hindi mo ma-highlight yung itong line na to, punta ka sa 2D wireframe lang. Ibig sabihin, ito lang. Kasi pag naka-realistic ka, solid object yung na-pipindot natin. Yan. Okay? Now, kung masyado ka namang naguguluhan sa dami ng drawing sa loob ng drawing natin, pwede natin hidden. No? Yan. Ayan, ito lang nakikita mo sa loob, sa labas lang. Yung front lang. Okay. Extrude natin ito.
tong site na to, tong object na to. Enter. Ayan. Isagad mo doon. Ayan. O, di ba? Hindi siya matatanggal. Sa press pull, automatic siya mag-subtract. Pero dito, hindi pa siya matatanggal. Nagtag natin yung itsura. Realistic. O, di ba? Now, anong command? So, yun o. Yung solid editing. So, yun. Subtract. Ano dito? Subtract. Object muna. Yung ibabawas. When found, enter. Kung saan mo ibabawas, enter. Ay, baliktad. So, undo. Wala kasi nakalagay doon. Subtract. Kung saan ibabawas muna. Saan? From. You know, from. Enter. Ano yung ibabawas ko? Enter. Yun. Diba? Ganun ang paggawa ng mga machines. Lalo na sa mga machines. Sa mga ano ba yun? Sa mga piston ring. Ganun sa mga makina. Ang ginagamit ano? Dito sa taas naman. Butasan natin siya ng maliliit. Okay? Yan. Yan. So, highlight mo lang daw siya dito. Highlight mo lang siya. Yan. Dapat naka-highlight yung side kung saan ka mag-drawing. Meron ng shortcut sa akin. Pero kung ano kasi nisipag ka, pwede mong i-orient palagi yung Z, X, Y, Z axis. Ano? So, sabihin na natin D, enter, is equal to 100 lang. Or 150 lang, 50. Hindi, ito yun niya. Wala. Okay. Nako, masyado nang marami. Ano? So, realistic or hidden mo na hidden. So, diameter. So, D, enter, 50. Enter. Ulit. Ito, pwede natin gamitin dito yung array, ano, or ano ba, offset, pwede rin. Ano, yung offset natin sa 2D. Offset. So, offset distance is, sabihin natin 100. Or 200. Ano? Ayaw, ayun pala. Ano, nagiging, ano lang, array na lang. Array. Select object. Enter. Select natin ito. Ito. So, properties natin. Properties. Papakita ko lang ano na pwede pa ang nating limit yung ibang ayaw na naka-off yung kwan yung gizmo kasi yun gizmo no gizmo muna so yan properties so apat lang ano tatlo lang oh, tatlo so sabihin natin 5 enter so in between is 200 200. Yan. So dito, bug na lang natin. Hirap mag-drawing, ano? Ano lang, tsaka-tsagaan lang pag-drawing. Hanapin natin yung pinakagitna ng line. Midpoint ng line. Hirap, ano? Saan na? Tumata. Yun na, nawala. Bakit ka nawala? Napunta sa ilalim yung drawing natin. Iyan natin yun. Nasa ilalim siya ng line. Diba? Mali yun, ano? So, call it move. Hanapin natin yung pinakagitna, no?
Line, wala, no. Sabi na lang. Butasan na lang natin. Okay. Wala na yung karantin. So, butasan ulit natin. No? Butasan natin. Dito sa side naman. So, yan nga, kanina, pwedeng dito ka mag-drawing. O, yung orientation ng Z natin, nakakaroon siya. Dapat natin, ano, so masama siya palagi doon sa side kung saan mo i-drawing yung so D, enter, 500, enter. So gusto ko kalahati lang. So i-trim ko ito. Enter, enter. Ayan, mag-trim. Yeah, so i-list to the waveform ko, mag-trim na yan sigurado. Enter, enter. Ayan pa rin, no? So, dapat, pag nag-drawing tayo, yung mata natin, alam natin yung parte ng drawing natin. So, extrude ko siya. Ito lang, part. Automatic na yan. Okay. Tapos, yan. Yung mga necessary lines, i-delete na natin. Necessary lines itong ito. Pag dinikitan mo ng crosshair yung line, eh, isa lang, siya lang yung nag-highlight. Sabihin, hindi siya kasali sa buong drawing. Ano. So, lahat na siya. Ano. As one object na siya. So, yun yung itsura ng ating kwan drawing. Ano. Okay? Pwede na natin, pwede natin palitan yung kanyang materials. Pwede natin ganyan metal. Ano. Dito, mamimili ka lang dito. Marami ano, sa Autodesk Library. Ito lang. Kung gusto mo ng plastic, ano, Autodesk Library, pwede metal. Okay? Dito, pwede mong lagyan ng aluminum. O, diba? Pwede mong lagyan ng ito. Yan. Pangit ng pagka-aluminum niya. Pwede naman itong expandent. Ito. Ayan, di ba? Ganyan yung itsura. So, meron pa dito puti na isang puti na kwan. So, hindi siya kasaling sa drawing. Makikita natin. Pag nilagay mo siya ng realistic view niya, makikita natin yung unnecessary lines. Yan, yan. Pinating tanggalin yan. Okay. So, this is it. Ano, naituro ko naman na siguro yung extrude, press pull, yung mga basic command ng 3D. O, yan o. Sa susunod sa ibang lecture natin, ulit-ulit magle-lecture pa ako ng ibang command, ano. First, tapusin muna natin yung exercise, no. So ito yung tsura, no, nung cube na drawing natin, ano, using press pull, extrude, subtract. Okay? Palitan natin yung kanya tsura niya, oh, di ba? Ito yung metal, no. So metallic, ano, ang ganda. So, magaling ka lang mag-imagine ng mga object. Kagawa ka ng magandang design. Kaya tayo mag-design ng iba't ibang machine. Ganun. Ako, mahilig ako mag-design ng machine. Okay. Yan, madilim na siya. Yan. Okay. So, next topic natin, yung first activity natin sa basic, ano, okay? Okay, good day.